di po kami nagkabalikan ate. Diretso lang, nagpo-post lang po. Diretso. So, nung nabasa mo yung... Yun pala. Anong nangyari? Pumunta ka, tapos tumakbo ka na lang with flowers? Ganyan. You just knew and then... So... You knew when you read it. Yes. Alam ko na. Parang katulad po sa... Alam ko na rin. And hindi, kahit di kami nag-usap. Actually, hindi ako nagtakot kung anong sasabihin niya eh. Kung mag-yes or no eh. I just knew that time na sinabi ni Lord na don't be afraid, go. So ako, I was looking for a ring pa that time. Pero... kaya parang, nila tita, di ba? Ano bang maganda? Eh ako meticuloso po ako sa gold ba? Si white gold, ganyan. So medyo na ano na ako, nasastuck ako dun. Biglang sabi niya, isn't my instructions more valuable than silver or gold? Yun yung verse. Punta ako sa kanya. Without a ring. Without a ring. I have my Bible with me. So yun lang. Kaya... In-explain ko sa kanya everything na, you know, last year, ang time na I was really parang may wall, ganyan. Ito kasi yun. Ito yung mga verses na nabasa ko, everything. And then, up to the point na nung nireveal sa akin na do not be afraid to take Mary as your wife. Sabi, rejoice in the wife of your youth. So yun na. Yan, kinuwento niyo po sa akin lahat nung sa story namin para maintindihan ko din yung perspective ni God naman para sa kanya. Tas, at the end of it po, before siya nag-propose, sabi niya, feeling ko nga alam mo na to eh. Yabang kung paano. Tapos sabi ko, oo, alam ko na. Sabi ko, December pa. Sabi, kasi nag-propose po siya January 4. So ate, nakakatawa po. Nandun lang kami sa living room. Tapos ako nakapambahay lang, nakaano. Tapos dala niya po yung iPad niya. Nag-propose siya.